Yun. Uy. Bira. Mga Andrea, may kikwento lang ako sa inyo tungkol to dito sa pinagtatrabahuhan ko. At kumbaga, isa ito sa karanasan na talagang ano, yung kumbaga pinagsisihan ko kasi muntik ano eh, muntik nang akala ko ako eh mapapasama na yung kalagayan ko pagdating sa ano, pagtatrabaho dito sa Canada. Akala mo talaga ano eh, no? Sensitive eh. Ganito kasi yan mga dreno. Nung simula ako sa trabaho ko, talagang kasi wala akong alam, wala akong idea kung paano nila ginagawa yung trabaho rito. Though, may experience naman ako sa construction tsaka sa pagkukumpuni-kumpuni. Kaya lang dito kasi iba eh. Iba yung sistema nila. So, ang nangyari mga dre, kumbaga, kumuha sila ng tao na magtuturo sa akin para matuto ko. Matuto ko ng maayos. Pagkatapos, nung panahon na natuto na ako, inalis na nila yung tao. Salbahe eh, no? Pero ganun yung nangyari mga dre. Tapos, yun nga, hanggang sa... Natuto talaga ako mga dre, marami akong nalaman, marami akong natutunan. Sikot-sikot eh, no? Pagkatapos mga dre, kasi 2018 ako nagsimula dyan eh, November 2018. Pagkatapos, pagdating nung mga early 2021, nag-iisip na akong ano, umalis sa trabaho na yan mga dre. Kasi paramdam ko, nagsasawa na ako, tsaka ano na, marunong na ako, magaling na ako, masipag ako. Ganun eh, no? Ganun ako kayabang mga dre, no? Masipag na ako. So, naisip ko na maghahanap ako ng ibang trabaho. Trabaho na kung saan mas mataas yung magiging sweldo ko. Tsaka, kung sakali, eh, baka makachempo ko ng amo na mas mabait. Parang ganun. Yun ang iniisip ko mga dre, no? Tsaka, isang bagay pa mga dre na ginusto ko rin makakuha sana ng trabaho na mas mataas yung sweldo. Kasi, nung mga panahon na yung mga dre, kapos-kapos din kami talaga noon eh. Isa lang yung trabaho ni Mrs. Tapos isa lang yung trabaho ko. Kumbaga, yung ano nabanggit ko na dati na yung isang sweldo ko sa isang quincenas, pumapasok lahat sa upa. Eh, paano yung mga bills ko, di ba? Yung telephone bills, yung insurance, tapos credit cards, yung mga ganon. Sabihin nyo, ba't may credit card ka? Di ba, may ano yung credit cards, no? So, kinakapos talaga ako mga dre, no? Pagkatapos, nagpapadala pa kami sa Pilipinas. Madaming bayarin, mga dre, no? Huwag nyo na tanungin kung ano-ano, okay? Basta ganito na lang, mga dre. Kumbaga, sa loob ng isang buwan, dumarating kami sa point na, kumbaga, wala tayong pang-grocery, kailangan natin mangutang, yung parang ganun. O kaya, kapos ng 200 or 300 para pampadala sa Pilipinas, o kaya pambayad kay ganito. Yung mga ganun, mga dre. Dumating kami sa ganong point. At, yun nga mga dre, no? Naghanap-hanap ako ng ibang trabaho. Tapos, yung nakikita ko nga,
Mas mataas talaga kumpara sa ano, kumpara sa sinisweldo ko. Dati 1950 na ako rito, mga dre. So, yung nakikita ko, mayroong mga $20, $21, $22, $23. Depende sa experience, depende sa kumpanya. Pero parehas na linya ng trabaho, maintenance. Pagkatapos, mga dre, habang naghahanap ako ng mga papasukan ko, bigla namang sinabi ni Ate Lani, si Ate Lani yung may bahay na may birthday na pinuntahan namin na mayroong magandang bahay. Siya, si Ate Lani, na nangangasiwa nung isang linya ng paupahan doon sa ano sa Linton. Sa tinitirhan namin dati, sabi niya, yung boss niya raw nangangailangan ng isang janitor dito sa ano. Dito sa tinitirhan namin ngayon, kailangan daw ng janitor, naghahanap siya. So, matagal na rin ako naghahanap ng janitorial sa ano apartment building, mga dre. Kasi nga pag janitor ka sa apartment building, libre ka na sa upa. So naisip ko, okay, magandang opportunity yan. Hindi na ako magre-resign sa plaza, tapos magja-janitor na lang ako rito. So hindi na kami magbabayad ng bahay. Tapos kinausap ko yung may-ari ng bahay. Yung may-ari ng building, kasama pala sa kondisyon niya na bago niya ibigay sa akin yung pagja-janitor sa mga apartment building, dapat pumasok ako sa kanya bilang maintenance ng apartment building niya. At yun ang kondisyon niya, mga dre. Sabi ko, okay, total binabala ko rin naman mag-resign dito, di ba? Sabi ko, magkano? Sabi niya, $15 daw. Di, ang laki ng diferensya, di ba? 1950 ako rito eh. Sabi niya, kahit $15 lang yun, at least cash na yun, bibigay ko sa'yo, wala nang kaltas, kung ano-ano pa, sabi niya ganun. Sabi ko, sa bagay. Kasi dito, pag sumweldo ako, every 2 weeks, 1,200, malinis na, nakaltasahan na ako ng insurance, tsaka ng mga taxes. Ngayon, sa kanya ganun din eh, parang 600 every week yung $15 an hour eh, kung sa 8 hours ang trabaho. So, 1 to rin every 2 weeks. Hindi, hindi na ako masyado nang isip, mga dre, umuuna ako. O sige, tinuloy ko yung pagre-resign ko rito. Tapos nagsimula ako ng janitorial sa building na to, tsaka ano, maintenance din sa ibang apartment ng amo ko. Pagkatapos, mga dre, unang araw pa lang, sabi ko, mali yata yung naging desisyon ko ah. Ramdam ko agad, mga dre, no? Feel na feel ko agad, mali. De, tas ang unang trabaho ko pa noon, ang bigat, mga dre, yung ano, yung vinil na flooring, yung ganun, nagbuhat ako 20 piraso, inakyat ko sa third floor. May video ko noon eh. Ganun karami. Pambira, maling-mali yung ginawa ko talaga, no? So, yung mga dre, no, after 3 days, nag-message na ako dito sa amo ko sa plaza. Sabi ko, sir, nakahanap na ba kayo ng ano, ng kapalit ko? Sabi niya, bakit? Sabi ko, kung wala pa, baka ano, baka pwedeng kunin niyo uli ako. Baka pwedeng mag-apply uli ako, sabi ko ganun. Sabi niya, why, what's wrong? Sabi ko, I don't like this, I don't like the job that I have now, sabi ko ganun sa kanya. Pero nagpaalam ako ng matino sa kanya, mga Drea, sinabi ko sa kanya kung ba't ako aalis, tsaka kung ano yung makukuha kong trabaho. Sabi niya ganun, ganun, sabi niya, okay, so let me talk to the higher ups, sa mga nasa taas, no? Tapos habang nag-aantay ako ng tawag dito sa plaza, tapos nagtatrabaho ko bilang apartment maintenance, tumitingin-tingin ako ng ibang trabaho, mga dre. Tapos tumitingin-tingin na rin ako ng magja-janitor ako sa building. Kasi marami ding ganung offer, mga dre. Yung kumbaga, janitor ka sa isang building complex, halimbawa 50 doors, doon ka magja-janitor tsaka magme-maintenance. May sweldo sila na minsan nagbibigay sila ng $17, tapos sa 4 and a half na bahay. So parang katulad din ang ginagawa ko rito. Ang kahibaan lang doon, kumbaga hindi nakatutok sa iyo yung amo mo. Kasi dito, mga dre, no, nung nag-apartment building ako, yung amo ko talagang nakatutok siya palagi. Lagi namin siyang kasama pag nagtatrabaho kami. Kaya parang tinitingnan ka pag nagtatrabaho ka, mamadaliin ka, dapat matapos ka na kasi susunod yung kabila. Parang ganon. Ayun yung isa sa pinakaayaw ko sa kanya, di sa may-ari ng ano ng tinitira namin. Pagkatapos, di ang tagal sa plaza, dre, no? Ang tagal na tagal akong tawagan, ilang buwan na yung lumilipas. So nakahanap naman ako nung ano, ng ibang trabaho, tapos yun nga, nai-interview ako, mga dre. Nai-interview nila ako. Di akala ko okay na, no? Kasi nga lahat naman halos alam ko nang gawin pagdating sa mga pagre-repair, mga dre, no? Karaniwan alam ko na eh. Tapos biglang magsasalita sila ng French. Tinetesting pala nila kung marunong ako mag-French. Sabi ko, I'm sorry, I don't speak French. Okay.
Sabi siya sabihin sa akin na okay, just wait for our call, I'm gonna call you back. Tapos wala na mga dre, walang tatawag. So yun, hindi ko na i-consider yun mga dre, na kumbaga may weakness ako pagdating sa pagsasalita ng French, di ba? At isa yon sa pinaka-requirements pag halos ano ka, pag building maintenance ka o kaya sa ibang malalaking apartment building ka magme-maintenance, kasi nga makikipag-communicate ka sa ano eh, sa mga tenant eh. Hindi ko na i-consider yon mga dre. Kaya parang na ano, parang nanlumo ako nung mga panahon na yan mga dre, no? Tapos ang ginawa ko naman ngayon, sabi ko may isa pa akong skills eh. May isa pa akong natatagong kapangyarihan, sabi ko ganoon. Ilalabas ko na. Di eh, may experience kasi ako sa pagdadrive ng forklift eh. 'Yun naman ang hinahanap ko ngayon, forklift driver. Pagkatapos napakarami forklift driver mga dre. Kaya lang sa kaso ko, kailangan ko rin magpa-assess, magpa-evaluate. Marunong ako pero wala akong lisensya. Kailangan po ng lisensya rito ng forklift pag magpo-forklift. Pag magpo-forklift operator ka. Kailangan po ng lisensya rito. Pero sabi ko, madali na 'yon. Ang ginawa ko, naghanap-hanap na ako ng applyan. Pagkatapos ang mga nakikita ko naman mga dre. Ang lalayo dito. Isang oras na biyahe, isang oras at kalahati, sa Rockland, sa Lachine. Kumbaga, eh wala pa akong ano nun eh, wala pa akong sasakyan no, mga dre, no. Bumabiyahe lang ako, nagko-commute lang ako. Kaya sabi ko pambihira naman oh. Dito na yata magkakanda leche-leche yung buhay ko rito sa Canada. Kasi nga mga dre, imagine na during winter babiyahe ka ng isang oras, 'di ba? O kaya mahigit 2 oras balikan para lang pumasok at umuwi ng bahay, 'di ba? Sabi ko, lastek talaga. Sising-sisi ako. Sabi ko, napakatanga ko talaga. Hindi ko inisip magaling yung ano, yung naging desisyon ko. Sabi ko, lastek. Anong mangyayari sa buhay ko neto? Parang gano'n mga dre, no? Kumbaga, kahit papano, pero kung sa usapang financial mga dre, hindi naman kami masyadong lumuwag, no? Kumbaga, tumama lang. Kahit papano, may pang-grocery na, tapos may excess pa para makakain sa Tim Hortons. Yung mga ganun. Pero malaking bagay mga dre, no, na hindi ka nagbabayad ng apartment. Tapos sa yung makalipas ang ano, ang ilang buwan, 4 buwan mga dre, no, na sa apartment ako nagtatrabaho. Talagang kinaga ako mga dre. Kasi wala rin ako makuha ng trabaho yung gusto ko eh, kasi nga hindi ako marunong mag-pronsin, hindi rin ako matanggap eh, di ba? Baka mawalan kayo ng loob mga dre, ha. Kasi yung hinahanap ko dati, building maintenance. Sa building maintenance, kailangan ng French. Ngayon, kung gusto mo talaga ng kahit anong trabaho, marami rito. Hindi nangangailangan na marunong ka mag-French. Katulad, isa na nga dyan yung sa Maxency o kaya sa Walmart. Pwede ka dyan panggabi, tiga-refill ng stock. Nililinaw ko lang, maraming trabaho rito. Kaya lang nagkataon, hindi ako natatanggap kasi nga, hindi ako marunong mag-France sa particular na trabaho na gusto ko. Paulit-ulit eh, no? Ayun na yun mga dre, sana na-gets nyo ha. So after 4 months mga dre, tumawag sa akin yung amo ko rito. Sabi niya, Romel, wait for the call of the big boss. Sabi niya ganun. Tapos ayun mga dre, sa madaling salita, nakabalik ako sa plaza. At yun, the rest is history. Di ba? Ganito mga dre, no? Gusto ko lang i-share sa inyo na yung ano, yung buong pangyayari na yon. Pagkatapos nung kasi marami rin ako talagang natutunan mga dre sa nangyari sa akin na yon. Unang-una, yung trabaho ko sa plaza, gustong-gusto ko siya mga dre, no? Let's say, out of 100%, gusto ko sa trabaho ko yung 85%. Diba? Yung 15%, ayun na lang yung mga maliliit na issue na pwede mo namang palampasin o pagtyagaan, diba? Kasi nga, 85% eh, diba? Okay sa iyo yung trabaho eh. Pero dahil na hinahanap ko yung 15%, 'di ba? Isinugal ko yung 85% mga dre. So, ang nangyari, yung 85% sabihin natin yung mataas ng konti na sweldo, 'di ba? Tsaka yung amo na hinahanap ko, yung amo na mas mabait, 'di ba? Eh natural naman sa mga amo na minsan may topak eh, 'di ba? Sumpungin, gusto sila lagi masusunod. Ganoon naman talaga halos mga amo, 'di ba? So, yun mga dre, dahil lang sa 15%, iniwanan ko yung 85%, di ba? Tapos yung napuntahan ko, worse pala, di ba? Parang ganun mga dre, na ang laki ng sinakripisyo mo, tapos yung mapupuntahan mo is hindi pala maganda. Buti na lang sa akin mga dre, ang nangyari,
kumbaga, naisip ko na rin na pag binitawan ko yung pag-maintenance sa mga apartment building ng amo ko, yung may-ari ng bahay, aalisin niya na ako sa pagja-janitor. Kasi, ayun nga, nagpaalam ako sa kanya, no? Sabi ko, boss, magre-resign na ako. Sabi ko ganun sa kanya. Why? Nagulat ka? Nagulat din kasi ako, eh, di ba? Kumaga, galit siya, mga dre, no? Why? Sabi niya, I thought you gonna work for me for a long time. Kaya nga, kinuha kita, pinagtrabaho kita. Sabi niya, ganun. Tagalogin ko na lang kasi dudugo ilong ko. Sabi kong ganun sa kanya. Tinawagan ako sa ano eh. Sa plaza eh. Sabi kong ganun. Sabi niya ganun. Paano ngayon yan? Paano yung ano? Kumbaga willing na ako mawala yung janitorial, mga dre. Kasi hirap na nga ako sa kanya eh. Sa pagtatrabaho sa kanya eh. Kaya sabi ko kay Mrs., okay na sa akin mawala yung janitorial, maghahanap na lang ako ng second job. Parang ganun, para makompensate yung ano, yung perang mawawala. Sabi niya ganun, sabi naman nung may-ari ng building, paano yung janitorial kung aalis ka ng ano, hindi ka na mag-maintenance sa akin, iiwanan mo na rin yung janitorial. Sabi ko, it's up to you boss, if you want me to stay with the building, kako, I will stay. Sabi niya, okay, stay. Lumundag ngayon yung puso ko, di ba? Tuwan-tuwa, di nagdidiwang. So, sa makabulig, sa makatuwid mga deno, muntik na talagang ano, kumbaga muntik na maganda leche-leche yung buhay-trabaho ko rito sa Canada. Pero at the end, kahit pa paano, pumabor sa akin yung ano, yung pagkakataon mga dre. Na yun nga, no, nakabalik ako sa plaza, tapos nakuha ko pa rin yung pagja-janitor sa mga building. Ang hirap namang ano, 'di ba? Ang alam niyo sinasabi ko kay Mrs. dati na minsan kailangan mong maging ano eh, maging bold. Hindi nakahubad ah. Yung parang ano ka, maging matapang ka ba na habulin kung ano yung gusto mo, 'di ba? Na sabihin o ipaglaban yung palagay mo eh, alam mo yung pwedeng magbago sa buhay mo. Kasi sabi ko nga sa kanya, 'di ba? Kung hindi ako umalis sa plaza, hindi ko makukuha yung janitorial, 'di ba? Maaaring nahirapan ako ng 4 na buwan, pero pagdating ng huli, 'di ba, nakabalik ako sa plaza, nakuha ko pa rin yung janitorial. So, may pagkakataon na kailangan mong kumilos talaga, 'di ba? Sa paraan na alam mo 'yun, maaaring hindi maging maganda yung resulta, pero kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kaya lang sa isang banda, mga dre, 'yun nga 'no, kung isasakripisyo mo yung 85% dahil lang sa 50%, parang hindi rin tama. 'Di ba? Kaya nasa inyo 'yung desisyon noon, mga dre. Ginugulo ko lang 'yung isip niyo eh. Hindi 'yan naman, mga dre. Ewan ko kung may makukuha kayong aral. Gusto ko lang i-share sa inyo 'yung katangahan ko nung nakaraang panahon, 'di ba? At least ngayon kahit papaano, mga dre, okay na ako sa trabaho ko. Ngayon, sa pagja-janitor, ewan ko kung ano mangyayari, 'di ba? Kasi nakakapagod din naman talaga, mga dre, mag-janitor sa building. Ewan, mga dre, no? Titingnan natin, pero ganun pa man eh, at least maraming pagkakataon dito, kumbaga maraming oportunidad, 'di ba? Kahit hindi ako marunong mag-French, hahanap na lang ako ng trabaho na hindi nangangailangan ng Pranse. Kung kinakailangan kong maghanap ng pangalawang trabaho, 'di ba? Ganun na lang, mga dre, no? Samantalang kayo, mga dre, yun, tuloy lang ang laban, 'di ba? Tuloy lang ang pagsisika para sa mga pangarap. Ganun talaga, mga dre, no? Minsan madidelay ka, minsan may mga, alam mo 'yun, parang madadapa ka, matatapilok ka, 'di ba? Kumbaga magiging mabagal yung proseso, pero hindi mo alam, mga dre, 'di ba? Kasi baka pumabor sa iyo yung nangyayari. Ang hirap husgahan ng katulad sa nangyari sa akin, 'di ba? Ang hirap husgahan nung isang bagay na maaga pa, 'di ba? Kasi pagdating ng huli, alam mo 'yon, lahat ng gusto mo is baka makuha mo din, 'di ba? 'Yun nga lang, medyo delay lang. At least ay napasayo pa rin. Kaya alam niyo, mga dre, walang ayawan, 'di ba? 'Yun lang, medyo magulo yung kwento ko, pero sana kahit papaano may napala kayo. 'Di ba? Mag-ingat kayo palagi at kita-kita po tayo rito sa Canada. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga nag-like at mga nag-comment.
Naku po, talaga namang thank you so much, Mang Andrea. Mag-ingat kayo palagi. Andre, baka naitanong nyo kung janitor ba ako rito? Kasi kung di ako nagbawalis, minsan nagmamapa ko, di ba? Kaya baka naisip nyo janitor ako. Yan din yung tanong ko nung unang araw ko sa trabaho na to. Kasi mga Andre, parang ano eh, initiation nung unang-unang araw ko nung nagsimula ako sa trabaho na to. Ang ginawa sa akin, pinaglinis ako sa lahat ng ano, ng lahat ng mechanical room. Tapos sa kinahapunan nga, sabi ko doon sa kasama ko, Dre, janitor ba ako rito? Parang frustrated eh, no? Tapos sabi niya, hindi Dre, maintenance tayo rito. Sabi niya, bakit? Dahil ba pinagwalis ka? Sabi ko, wala naman problema sa akin Dre yung pagwalis. Tsaka wala naman sa akin problema kung janitor ako. Kung janitor ako Dre, mas gagalingan ko pa yung trabaho para alam mo yun, mas masatisfied si boss sa atin. Yun ang sabi ko dati mga Dre. Tapos after 4 years, yun na nagmamap pa rin ako, nagwawalis pa rin ako. Kumbaga kasama sa trabaho namin mga Dre, bilang maintenance yung paglilinis, lalo na nung mga mechanical room. Kaya yun, hindi ako janitor. All around ako. Yeah. Wait. We don't have to start the day.